yun yung mga nililinis dito. Magandang araw po sa inyo lahat. Today is January 8, 2021. Dito tayo ngayon sa may Makati, malapit dito sa Guadalupe. Dito ang operation ngayon na MMDA, Task Force Special Operation. Kasama natin ang SCOG, Sidewalk Clearing Operation Group. Aras na operation ngayong araw na ito. Nililinis yung sidewalk dito para merong madadaanan ng mga tao. Isang motor dito na natikitan ngayon na illegal parking. Eto, nakaparado siya dito sa may mismong sidewalk. And sa operation, lahat ng mga madadaanan ng mga naka-illegally park ay matitikitan na illegal parking. Four wheels man yan or motorcycle, matitikitan sila. Silang lahat na illegal parking. Pababa na tayo ngayon dito sa bandang ibaba to eh, part ng EDSA. Ito yung mga pila ng mga jeep. Ayan yung Guadalupe. Ito yung Guadalupe Station ng MRT. Dito na tayo papunta sa may JP Rizal Extension. Pala ay January 8, 2021. And kasama ulit tayo sa operation ngayon na MMDA, Special Operation ng Task Force. So, nandito tayo sa may harapan ngayon ng Guadalupe Ferry Station. So lahat ng mga naka-illegally park dito, itong sidecar, itong van, itong jeep. So lahat sila matitigitan ng illegal parking. Dito lang to sa harapan ng Pasig River Ferry, Guadalupe Station. Dito rin ang SCOG. Ganitong violation, usually 2,000 ang penalty nito kapag unattended. Kapag may driver, mas mababa ang penalty, nasa 1,000, and hindi naman kino-confiscate yung driver's license. Babayaran nyo ng driver na may-ari ng sasakyan sa bayad center, kahit saan bayad center, and kailangan nyo bayaran yun, kasi kapag hindi nyo binayaran yun, mag-appear yun sa LTO kapag nag-renew siya ng registro. Dito naman sa may gilid nitong Pasig River Guadalupe Station, eto namang mga kotse na nakaparada rito. Tatlo, nakaparada sila rito. Eh, hindi naman yan parking space. Ginagawa kasing parkingan yan ng mga residente rin banda rito malapit. Etong espasyo na to, yung nagiging permanent parking na nila. Dito sa may bandang gilid ng Pasig River, merong nililinis sa mga taga-SCOG. Silipin natin.
usually kasi dito sa lugar na to, binabahayan ng mga street dwellers. So nandito ngayon yung scope. Yan sa pamumuno ni Sir Vivar para linisin yung area na to. Magandang lugar to eh. Yun nga lang, binabahayan ng mga street dwellers. Nalinis na ngayon yung mga nakaharang dito ng mga sasakyan, mga usually mga jeep yung nakaharang dito. And patuloy pa rin yung paglilinis ng SCOG, Sidewalk Clearing Operation Group, dito sa mga nakakalat dito ng mga kahoy. Dito maraming mga nagja-jogging dito pagka umaga. Nangingisda. Dito pwede kayo mangisda rito eh. May mga nahuhuli rito. Pwede mag-fishing rin dito. Ganda ng view, no? Dito pa rin tayo sa may JP Rizal Extension. Isa sa mga nakikita nyo yun, itong sedan na kotse rito na naka illegally park dito sa mismong daanan ng JP Rizal Extension. Mga bisikleta, and meron ding motor dito na nakaharang sa may daanan. So nakikita nito ngayon ng illegal parking. Kasama rin sa mga obstruction dito na kailangan alisin, itong mga cooler dito na hinarangan yung daanan ng tao, tsaka itong mga trapal dito na hindi maganda tignan, eyesore. So, yun yung mga nililinis dito. Ito, natanggal na yung mga nakaharang dito, yung mga obstruction, kasama yung mga kahoy dito, tsaka yung mga gamit nila sa pag-aayos ng bahay yata, yung mga nandito. Etong kotse na to, natikita na to ngayon. Natikita na to kanina. Illegally park, naka-illegally park tong sasakyan kanina. Andito na yung ticket, hawak na ng driver. Andito na tayo ngayon sa may West Rembo. Makati dito pa rin sa may JP Rizal Extension. Ito yung mga natikitan ngayon, itong Toyota Revo. Meron tayong nakikita dito, no parking sign. Naka-park dito yung Toyota Revo, kaya natikitan siya ngayon na illegal parking. Kasama rin sa nililinis itong mga nakalampas na mga tolda rito. Dito na tayo ngayon sa may A. Mabini Street. Dito yung mga sasakyan naman na naka-illegal park, kasama rin itong motor. Ang luwag na dito ngayon, ha? So ito yung Barangay West Rembo, Makati. So kailangan palang linisin itong lugar na to, kasi yung mga iba mga vendors gumagawa ng extension dito. Nililinisin yung mga naka-ano dito.
alis dito, nililinis kasi kapag wala na yung clearing, inaangat nila to. Eh, nagiging obstruction yan kapag nakalampas yung mga trapal dito. Dito ngayon nakikita naman itong jeep tsaka itong kotse rito. Yung mga taga Barangay West Rembo ngayon sa operation. So kailangan kasi ma-clear itong daan na nandito. Walang nakaharang. Kasi kanina, nandito yung sidecar, na-occupy na nila. Ito ay pinarangan nila ng mesa, so hindi na pwedeng daanan ng tao itong sidewalk. Alis ngayon yung tolda para makasiguro na kapag umalis na yung clearing team, hindi na nila ibabalik itong tolda. Dito naman sa may kabila. Kabila. May mga trapal na naka-usli. Ito yung kailangan ding alisin dito. Alis na yung trapal para to make sure na hindi na ibabalik nila sa pagka umalis na yung clearing team. Ito mga naka-usli rito, mga paninda. Ito yung nililinis ngayon ng scope. Ay, mga nakasabik dito. Ayan, kabilang. Ito mga sa may bandang ibaba yung talbos. Ang
nilagyan nila ka ng konting ano dito, extension, nakalampas talaga sa mismong kalsada. Sama rin itong kapal dito. Kailangan dito lang sila sa taas, hindi pwedeng bumaba pa rito sa mismong dito sa baba, bandang ibaba. Sama rin itong mga nakasabit dito. So yung mga nakasabit dito ng mga extension ng mga paninda rito, yun yung inalis kasi bawal na dito yung nakalampas sa pwesto nila. May aksidente na nangyari dito sa may C5, kaya pala nagkaroon ng traffic. Nakikiramay po tayo sa pamilya at sa lahat ng mga mahal sa buhay ni Chairman Danny Lim. So, andito tayo sa Heritage Cemetery dito sa may Taguig kung saan nakaburol yung na-cremate na, kung saan yung abo ni Chairman na Danny Lim ay nandito. And once again, nakikiramay po ulit tayo at kinululungkot natin yung pagkawala ni Chairman Danny Lim. Isang malaking kawalan para sa MMDA yung pagkawala ni Chairman.